Hello! Welcome sa Dre's TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, ang napanood po nating Itbulaga ngayong araw po ng Lunes ay recorded lamang. Pero, meron akong isang portion na gustong ibahagi sa inyo dito. Walang iba kundi ang pinamahagi pong papremyo ng Itbulaga dyan sa nasugod nila sa bahay. Total of 65,000 plus mga regalo lang naman po ang binigay ng Itbulaga. Sobrang napakalaking tulong na po nito. Kaya naman yung binigyan po nila ng pera or ng cash na 65,000 ay hindi po makapaniwala. Naiyak nga po siya eh. Na-touch po siya dahil napakalaki ng binigay ni Bossing Vic Soto sa kanila. Samantalang habang nanonood po kayo kanina ng Itbulaga, eto naman si Bossing Vic Soto at talaga namang ginampanan ang pagiging tatay niya, no, dito kay Tali. So, abala po sila ni Pulinduna ha. Naghatid po sila kay Tali kasi first day of school nga naman itong si Tali. Plus, bagong school ata to, itirinansfer po siya, no, sa malaking eskwelahan. It's Tali Soto first day of big school. Nagbahagi po kanina si Pulinduna ng mga larawan kuha sa first day of school ng anak na si Tali Soto. At makikita nga sa mga larawan na mismong silang mag-asawa po ni Vic Soto ang naghatid sa kanilang anak sa paaralan. Sabi po ni Pauline, Tali's first day of big school. I can't believe you're now grade 1, my love. So excited for you to make new memories, new friends, and hit more milestones. Mommy and Daddy will always be here to cheer you on. We love you. I honestly think the parents were more excited than the student. So, ayan po yung mga picture ni Bossing Vic Soto kasama si Tali. And syempre, may selfie din sila ni Pauline kasama itong si Tali. So, sa post na yan ni Pulinduna Soto, meron pa nga pong mga nagtatanong doon kung kapatid daw ba ni Bossing Vic Soto itong si Tali. Sabi ng isa, o Tali, daddy mo ba siya or kuya mo? Tapos may nag-reply na, not kuya, maybe uncle. Kasi itong si Bossing Vic Soto nga naman po, kahit na may edad, kahit na senior na, di ba? Hindi pa rin po kita, hindi pa rin halata yung pagtanda niya sa kanyang itsura. Diba? Parang lagi pong, alam niyo yun, kapatid ni Tali, kapatid ni Pauline, diba? Kasi hindi po halata yung pagtanda sa kanyang mukha. Samantalang, itong mga SQ Queen naman natin ay nagkaroon po ng field trip dyan sa Taiwan. Eto nga po, oh, nakasakay sila sa bus. Ayan, no? Oh. Ayan po si Sam, si Casey, si Anne and si Jean. And ito pa nga po, merong picture si Casey Bueno kuha po sa isang parang isla ba yan? I don't think so. Samantalang itong si Ryan Agoncillo naman ay todo po ang pag-workout. Kasama niya po ang kanyang coach. So, iba-iba po ang mga pinagkakaabalahan ng mga Dabar Kids natin ngayong Lunes, no? Habang tayo ay nanonood ng recorded po ng Itbulaga. So, nakakatuwa lang, di ba? Dahil nagagawa nila yung mga dapat nilang gawin at the same time ay napapasaya po nila tayo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa dalawang Dabar Kids po na nagluluksa sa Pumanaw. So, sino ba yung Pumanaw? So, asawa po ng dalawang host ng Itbulaga ha, may nakakaiyak na pahayag. So, sino ba yung dalawang asawa ng Itbulaga host na yan? Narito po ang kabuuang kwento. Pumanaw kahapon, August 4, 2024, ang Regal Films producer na si Mother Lily sa edad na 85. Noong dekada 80 at 90, matunog ang kanyang pangalan sa showbiz dahil madalas itong banggitin ng mga artista. Maraming natulungan si Mother Lily noong kalakasan ng pelikulang Pilipino. Ilang mga bigating pelikula ang naiproduce nito kung saan nagbigay rin ang daan para sa mga baguhang artista na makilala sa showbiz at isa na rito si Judy Ann Santos. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, nagpabatid or nagbahagi po ng pagdadalamhati si Miss Juday sa nangyaring pagpanaw ni Mother Lily.
Ayon nga po kay Judy Ann Santos, malaki ang pasalamat niya kay Mother Lily dahil isa ito sa mga unang nagtiwala sa kanyang kakayahan bilang artista. Si Mother Lily umano ang nag-produce ng kauna-unahan niyang teleserye ni May Pamagat na Kaming Mga Ulila na ipinalabas noong taong 1986. So ito po yung post ni Judy Ann Santos kanina. My dearest Mother Lily, if I remember it right, this was our last photo together when we had our meeting for your biopic before the pandemic happened. I could still remember how tight you embraced me when I arrived. All my first in show business was under you. My first teleserye, Kaming Mga Ulila, and the only producer na sumugal sa amin ni Gladys para gawin ang pelikulang Sana Naman. And the rest is history. Ginawa mong makulay ang buhay ng maraming tao sa industriyang ito na minahal mo ng sobra-sobra. And for that, I will forever be grateful for your trust and love. Andito ako sa industriyang ito dahil sa'yo. Thank you, Mother. Fly high and enjoy walking around the heavens with Father. We love you so much. So yan po ang nakakaiyak na mensahe ng asawa po ni Ryan Agoncillo. Itong si Judy Ann Santos. Para po sa pumanaw na si Mother Lily. At hindi lang po si Judy Ann Santos ang nagbahagi po ng kanyang makabagbagdamdami na mensahe. Kundi itong asawa din po ni Bossing Vic Soto na si Pauline Luna Soto ay nagbahagi din po ng kanyang alam niyo yun, nararamdaman dahil sa pagpanaw po nitong si Mother Lily. Sabi niya nga dito, "These are all the regal film I did in the past. Grateful for the chance to get to know Mother Lily. Thank you for all the chance to be a part of your films. May your soul rest in peace." At eto nga po yung mga binahagi ni Pauline Luna, ang Blue Moon, My Kuya's Wedding, White Lady, and itong Shasha Saturna, and ito pong Shake Rattle and Roll. Actually, hindi lang po sila yung, alam nyo yun, nagluluksa po sa showbiz industry, kundi yung mga natulungan din pong artista nitong si Mother Lily. At lahat po sila ay nagpapasalamat sa malaking naitulong sa buhay nila nitong si Mother Lily. So, ganito po talaga ang buhay, diba? Una-unahan lang yan, pero lahat naman tayo ay pupunta dyan. Kaya ang best way po talaga na gawin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, mahalin yung kapwa, gumawa ng kabutihan, diba, habang tayo ay nabubuhay. Kasi pag tayo ay pumanaw, ang sasariwain po ng mga taong nasa paligid natin ay yung mga kabutihan na nagawa po natin habang tayo ay nabubuhay. Nakakalungkot man at masakit, pero wala po tayong magagawa, no? Dahil ito na po yung itinakdang araw at panahon ng kanyang pagpanaw. Pero ganun pa man ay mananatili ang alaala niya po na ginawa dito sa showbiz industry. Lalo na po sa mga nakapanood na mga ginawa niyang proyek na kinapulutan natin ng importanteng aral. So ayun, maraming salamat po sa pakikinig, ano? And kung nagustuhan ninyo itong ating update, nako, wag na kayong magdalawang isip na isubscribe ang ating YouTube channel.